Hi guys, magandang araw at meron naman ako ituturo sa inyo guys. So, meron tayong tanggap na isang MI. So, ang sira nito guys ay no service. Tsaka minsan lumalabas emergency call. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin gawin ang mga ganitong sira. So, basic lang ito guys sa mga may mga Android yan, madaling-madali lang gawin. So, halos karamihan kasi guys na mga Android gumagamit na ng WTR. So, karamihan guys na lumalabas dito sa nangyayari pag nasisira yung signal pag nag-overuse na talaga siya. So, yung sobrang babad na sa data sa isang buong araw, halos wala ng patayan. Yun ang nangyayari dito guys, kaya nasisira yung WTR. So, ngayon guys, ang nangyayari dito, karamihan ng iba guys na hinahirapan sila bakit mahirap daw gawin ang signal. Pero yung totoo guys, hindi talaga siya mahirap gawin dahil napakadali lang gawin kaysa i-compare mo siya sa no power. So ito guys, so babakbakin natin tong takip na to kasi andito to sa loob. So para madali natin mailapag yung IC. So papalitan natin ang IC to guys kasi yung sa kanya minsan meron, minsan may signal, minsan wala. So madalas siya laging no service. So ito yung papalitan natin guys. So basic na basic lang itong guys kahit sino. So sa mga bagong technician dyan guys para hindi kayo mahirapan. Pag meron kayong makitang may tanggap kayo na no service, ito lang ang pinapalitan talaga guys sa dami kong nagawa, sa dami kong ginagawa nito. Halos lahat ng sira ng Android, ito lang ang laging nasisira guys. So sa piyesa naman guys, kung tatanungin niyo ako, yung piyesa nito napaka dali hanapin. Ang daming kapareho. Kung gusto niyo, meron din naman sa Lazada, meron na bibili. So ayan guys, papalitan na natin. So marami siyang available guys, kahit sa Lazada mura lang. So meron din naman siyang meron din siya sa mga unit guys na mga second hand. So ako guys, pag naubusan ako ng piyesa, so kumukuha ako sa mga board ko guys na mga binibili, yung mga sira na binibili ko. So dito ako kumukuha sa mga motherboard. So ang kagandahan lang dito guys, kailangan yung pagkabunot talaga dito sa IC ay pantay-pantay para once nilapag mo siya, hindi mo na kailangan i-rebol. So yan ang kagandahan. Pag brand new naman guys, pag brand new na IC, brand new na WTR, hindi mo na kailangan i-rebol kasi may mga paan na siya nakasama. So sit na lang yon. Pag tinanggal mo yung WTR, so tatanggalin mo lang yung mga lead, tas diretso lapag ka na ng bagong IC. So ito guys, tapos na. Symbol na natin. So check muna natin guys. Refresh muna natin to. Tapos saka natin ibalik yung ang hirap pumasok. Ayan, pumasok na. Tanggalin muna natin. Kabit na natin yung likod guys para diretso na. So ito yung pinalitan natin guys. So ang kinuha ko lang siya guys galing sa ibang Android. So hindi ko na nilagyan ng brand new. So kumuha ko ng ibang WTR sa ibang motherboard. So binunot ko lang, lagay ko lang sa kanya. So tingnan natin guys kung effective ba yung nilagay natin. So guys, kung bago ka man sa channel ko, pa-like na lang at saka subscribe para ma-update ko kayo sa mga bagong upload. So ito guys, finally test na natin para makita nyo kung 100% ba talaga yung ginagawa natin dito sa pagpalit ng WTR. So marami na akong encounter na mga signal guys na napakadali lang talaga gawin. So basic na basic lang siya. Pag napalitan na natin ang WTR, automatic gana kaagad siya. So ayan na guys. So halos maraming kapareho kasi ito guys, yung mga model na to. Vivo, Oppo, MI, Redmi, dami. So guys, so lumabas na yung 4G. So lumabas na yung SIM card. Tatry natin ito mamaya tawagan kung magre-ring. So pag nag-ring, ibig sabihin
effective yung ginawa natin, guys. So, yan guys, binasa na siya. So, puno yung signal niya. So, kanina wala. May emergency, minsan no service. Pero kadalasan no service yun ang nangyayari. So, pag no service, guys, yun lang ginagawa natin. So, I hope sa maliit na video na to makatulong sa inyo. So, check natin tawagan. Ayun, guys, nag-ring na. So, okay. 100% na.